Hello guys, nagbabalik ang tenderang vlogger nyo at na-miss nyo siguro ang pag-haul ko nitong aking gummies, tinapay at chocolitos. Yan. So matagal po akong walang haul nyan kasi yung naghahatid sa akin yan ay matagal ding nawala. So akala ko hindi na siya nagtitinda. Umuwi pala siya ng sa probinsya. And gusto ko lang i-flex yung damit ko. Dilaw din yan. Pero iba yung design. Kasi baka magtaka kayo. Yung sa thumbnail ko ay puro dilaw yung damit ko. Pero iba-iba po design yan. Okay, sadyang marami lang akong dilaw na damit. Dahil gusto ko yung dilaw na damit. O di kaya pink. Dahil nakaka-emphasize siya ng color. Mas, kung medyo light ang color mo, mas lalo kang puputi kung ganitong kulay yung susutin mo. Kaya pansin nyo, palagi akong nakadilaw. O di kaya pink or white. Ganun. So, ito siya guys. Oh, yan. And black din daw, sabi nung anak ko. Yan. Papakita ko sa inyo yung isa-isa. In order ko po ay may kasamang miswa. Ayan siya. So, 200 pieces lahat yan. At ang bentahan ko dyan ay 5 piece. Yan. So, ito yung resibo ko sa kanya guys. Itong B na yan, BO yan. Tapos, 59 pesos return yan. So, dapat 2,226 ang babayaran ko. Minus 59, ito na lang ang binayaran ko. 2,167. So, ito po yung in order ko sa kanila. Iba't ibang klase ng gummy. So, ang laman nito, sabi niya, ay 60 pesos. Ay, 60 peraso. Pero, hindi siya umaabot ng 60. Minsan, 55 lang. Basta ganun, 55 sobra. Pero, naka-fix na siya ng parang maximum siya ng 55 pieces and ang puhunan nito ay 48 pesos. Ayan, kumuha ako ng 12 lahat. So, kung 48 ang puhunan niya at 55, nasa average ng 55 yung laman niya, meron lang akong tubo dito na 7 pesos bawat isang ganito. Tapos, itong lagayan ay hinihingi lang to ng mga kapitbahay ko. Minsan, pag wala nang humihingi, ay nasasama ko na siya sa tapon kasi ang dami ko ng ganito yung natatambak lang. Ayan, tapos kumuha din ako ng chocolitos. Ayan, 2, 4, 6, 8. Bali, 10 po to. Na-display na yung isa at yung isa ay nandun kay mama ko, kinuha niya. So, ang laman nito ay 60 pieces. Ayan, 60. At ang puhunan nito ay 50 pesos. So, meron tayong tubo na 10 piso bawat isang ganito. At ito yung tinapay na meron siya ngayon. Mga matitigas lang. Ang puhunan nito ay 5 piso. And ang bentahan ko ay 7. Tapos, pag tatlo ay 3.20 na. Ang chicharon ganun din, 5 piso ang puhunan. Ayan, tapos ang laylay naman, yung may suka na ganito, ay 6 pesos ang puhunan dyan. Tapos ito lang yung bang tinapay niya. Ayan, so ito lang, hinatid lang to dito sa amin ni kuya na taga Bulacan. So siya yung suki ko dito. So laking tulong pagka nandito siya kasi katulad nitong gamit na to, mabigat to, ba? Diba? Kung konti lang tubo natin tapos bibilhin ko pa sa malayo and kung mamamasahe pa ako, lugi na tapos pagod-pagod pa, ba? Diba? Yung ganitong tinapay ay 5 piso din to sa Commonwealth Market na binibili ko. So same lang naman sila ng price, 5 piso, yun nga lang, mabigat, ba? Diba? Pagka doon pa ako bibili, tapos magkano lang tubo, 2 piso. Ayun, isa piso pa pag naging may bumili ng tatlo-tatlo. Okay, sa ganitong klase ng business guys na retailer tayo at maliit lang yung tubo natin, piso 2, 3 piso, kailangan magtinda tayo ng madami. Yung iba nagtataka, bakit yung iba meron silang katas ng sari-sari store, nakapagpatayo ng bahay, merong single na motor, at kung ano-ano pa man, retailer lang naman. So, kung makikita nyo yung iba, kahit retailer lang, siksik, madaming paninda. So, kahit piso-piso lang ang tubo dyan, kapag naipon yan at hindi ka maluho, wala kang bisyo, malaki na yan pag pinagsama mo. Diba? Kahit na piso lang ang tubo mo sa bawat items, kung makabenta ka naman ng 1,000 pieces sa isang araw, ibig sabihin, meron ka ding 1,000 pesos. Okay, so parang titignan mo sa sari-sari stores or sa katulad namin, ang dami namin paninda. Siyempre, kailangan talagang magtinda tayo ng madami para maraming choice yung customer natin. Kung baga, lahat ang gusto niyang bilhin, kung pwede lang ay i-offer natin. Kahit maliit ang tubo, pag pinagsama ay malaki na din. Diba? Parang nakakapagtaka na maliit lang naman talaga ang tubo. Pero at the end of the day, pag maraming bumili sa'yo, pag nagbilang ka ng benta mo, ay malaki na din pala. Pwede pala tayo mag-save ng 1,000 pesos a day. So, dati guys, nung walang pandemic, ang savings ko talaga, kahit tignan nyo dyan sa bio ko, dyan sa YouTube ko, yung sa about
Para ang motto ko or mission ay mag-save ng 1,000 pesos a day. Malinis na, so daig ko pa ang minimum wage earner, 'di ba? Kasi magkano lang naman ang kinikita? 537 yata ang minimum ngayon if I'm not mistaken, ha. So sa 537 pesos na 'yon, babawasan mo pa ng pamasahe mo, pagkain mo, magkano na lang matira. So maswerte ka kung meron pang matira sa iyo, kung pamilyado kang tao. Maswerte ka kung may matira pa. Kung single ka naman, kahit papaano I'm sure may ipon ka. Pero kung nagtitinda ka, tindera ka lang, sinasabi ka tindera ka lang, ganyan. Tindero ka lang, 'di ba? Parang sa bahay ka lang parang gusgusin. Pag sinabi tindera, parang ganoon 'di ba ma-imagine mo. Pero hindi nila alam na mas malaki pa pala yung kinikita mo kaysa sa nagtatrabaho na minimum wage earner, 'di ba? So dati po 'yon nung walang pandemic. Kumbaga malinis na sa akin yung 1,000 a day. Malinis na yun na hindi pa kasama yung bilang ng nilalabas namin pagkain at 500 pesos ang budget sa isang araw. Pero ngayon, mula last year, mula nag-start ang COVID-19 at ang pandemic na ito, ay syempre, lahat naman bumaba yung sales, lahat nagtumal dahil hindi lang naman tayong sari-sari store owner yung nagtitipid, pati na din yung mga kapitbahay natin at customers natin nagtipid din dahil syempre, walang budget, nawala ng trabaho yung iba. Kaya, tumumal po talaga, hindi na ganyan kalaki yung maitabi ko. Pero kahit papaano, maswerte na kami dahil meron kaming pangkain pa rin araw-araw. Kung ikaw nanonood ka ngayon at nadaanan ka ng pandemic na to, nakatayo pa rin yung sari-sari store mo, 'di ba? Pagkatapos ng lahat ng mga ano, maswerte ka na noon. Kasi yung iba nagsarado nung pandemic. So kahit matumal, kahit papaano, merong konting pumapasok, hindi nga lang katulad ng dati, pero dapat pa rin natin ipagpasalamat yun. At syempre tuloy lang ang laban. Yan, patuloy ka pa rin maghanap ng mga paninda, produkto na kailangan ng mga kapitbahay mo at itinda mo, ba? Diba? Kung kaya naman, why not? Pakunti-kunti lang. So yun lang guys, thank you very much. At please follow nyo ako sa aking Facebook page. Kasi po, meron akong mga para Apple promo dyan, pinopost. Paminsan-minsan, malay nyo isa kayo sa manalo. Diba? At mas updated po ako dyan sa aking Facebook page. Sumasagot ako sa mga comments nyo, good or bad. Kahit basher ka pa, sinasagot kita. So, thank you po sa lahat ng suporta. And, sobrang generous nyo ay subscribe nyo na rin yung dalawa ko pang YouTube channel, Ilocanot Bisaya Vlogs at ang Yvonne Lang Malakas. So, lalagay ko na lang yung link dyan sa baba. Subscribe nyo daw yung anak ko. So, nagwalis po siya ngayon. Yan, nagpakabait. Siguro may kailangan. Ano kailangan? Nagpapabili siya ng drawing tablet. So, kailangan mag-ipon ng maraming piso para makabili. So, thank you guys for watching. Bye-bye.